pag-inanin natin, Mac, may ara kami sa YouTube channel. May mga social media kamo. May Facebook page man kami, Cup Talks, or YouTube channel, katotohanan natin pag-usapan. Hope na mapalo naman na. So, kung may mga questions pa kamo regarding sa itong pagtuo, so, pwede kamo ka-tune in, then mamati kamo dira sa mga gina-discuss. So, ang atong na-discussan sa mga utod, brothers, no? It's regard sa paano bala, no? O ano bala ang matuod nga pamatasan sa isa ka matuod nga alagad sa ating Ginoo. But before that, no, maiparanda ko ni sa inyo nga gamay lang nga short video lang. Istorya sa aton nga tanan nga tawo sa kalibutan alalangay, no? Tanan nga tawo sa kalibutan amo ang naging rason kung nga aman nga may Kristo nga nagadupa sa krus, okay, kita di crucifix, no? Kung makita niyo ang crucifix, ginasimboloy na siya nga may Kristo nga nagdupa sa krus, agud mapatawad kita, no, sa aton mga kasalanan. So kung nanto naton because, no, kung nanto naton hamba sa Biblia, tungod sa paghigugma sa Diyos, no, ginhimo niya ina, nga tanan kita maka-avail sa pribilegyo ng mga bato natin si Kristo. Sa Juan 3:16, kung basahon natin din ang mga utod, kaya ginhigugmagit sa Diyos ang kalibutan sa bagay nga ginhatag. Ginhatag niya ang iya bukto nga anak, agod nga ang tagsatag sa mga magtuo sa iya, hindi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala siyang katapusan. So, amo na ang rason nga aman nga nagpalansang niya si Kristo sa cross tungod sa pagigugma sa Diyos, no, sa atong tanan sa Diyos nga amay. Kulang taon naton, ang video nga nakita natong magaina, nagatumod na kung paano magkabuhi, no, ang matutuod nga, or anong pamatasan siya matutuod yung alagad. Ano bala siya? Ang alagad nga una, di bala nakasala siya, may utang siya, anong natago siya? Nagluhod siya anay, nagpakit dooy. Ano gin anong ginimo siya sang hari? Di ba laging patawad siya? Pero pagwa niya, nakita niya ang iyang co-worker, no? Or sabihin,
altar rights ka muna, oh. Nung nakasala kay Padre. Tapos iningi mo nga utod, nga ko work ko altar night, nakasala man sa imo. Karoon ikaw yan, napatawad ka na, din nagawa ka nakita mo, siya giliap mo sa dayon. Amo itong istorya kagina. But siningon, sa nakita itong giliap, nga co-worker or co-alternate ya abe may nakakita kag nagsugit sa hari or sa pare eh okay padre anong ginhimo sa hari anong desisyon di ba desisyon sa to nga pinahan man siya so anong ano ang punto dire makita naton dire subong sa pamatasan sa matutuod nga alagad sa Dios okay next kulang taw naton alagad nga man alagad anong alagad or alagad, tabi. Ano na siya? Kung kumabi, ate, di, okay. O ko lang tawag natin ang definition sa alagad. Dari na binatag na galing ko. Bakmak. Alagad. A-L-A-G-A-D. Tagata, kurning. Tanda-anda. Muna-muna, kailangan natin alagad ng Ginoo si Maminatudon. Second, likawan ang anuman na sahi sa misyo. Okay? Third, alagaran ang ginikanan. Kung naman may ginikanan pa, Brad, di altar night mo kami. Abi naman, alagaran namin altar. No? Abi naman, maalagad na kami sa misa. Okay, natakot ka na karon. Gamiton si maayo ang mga bugay halin sa Ginoo. Brad, sigurado ako may bugay ako. Natakot na karon. At kusa ang mga pagtilaw na nag-abot sa imo. Pagtilaw, ano klase na nga pagtilaw? No? Natakot na karon. Dayawa ang Ginoo. Sa isa unta. Una, alagaran ng Ginoo sing maminatud-on. Paano kita mag-alagad sa Ginoo naton sing maminatud-on? Basahon naton ang ginhambal ni San Pablo sa taga-Roma. Gani mga utod, tungod sa dako nga kaluoy sang Dios sa aton, nagapakiluoy ako sa inyo nga ihalad ninyo ang inyo mga kaugalingon subong isa ka buhi nga halad sa Dios. Nga natugyan sa pag-alagad na ihalad ang inyong kaugalingon, simpre bilang altar server, no? Kinahanglan ihalad ang atong kaugalingon. Hindi kay nag-serve kita, ara kita tuod dira sa simbahan, pero ang aton niya nga pangunahuna at tuto sa gla. No? Sino dira sa inyong girlfriend? Kaya pinamot? Di ba kayo niya? Kaya pinamot? Okay. Ang girlfriend niyo pwede man simba? Kada Domingo? OIM. OIM mo? Wala. Pro, may girlfriend kang gasimba din. Wala. Din yung girlfriend outside the church? Away kami niya. Sino ba yung bayaw? Ang iyong girlfriend, din bro. Sabi natin, okay. Malayo-layo. Nagaanta ka mo sa example. Malayo-layo, no? Ano yung napatugan eh? Itugyan sa pag-alagad, no? Tugyan tang atong kagalingon, bungkus ng kagalingon sa pag-alagad. Karoon kung malayo atong being girlfriend, ari kita di ka-serve, base ba lang, base pa man lang niya, ka-serve kita din, ga-insin, so kita, no? Kadugay-dugay, lain ang sulot-sulot sa atan, dito lang sa wala, tigli. Oh, tapos, oh, ibis na ang imo umbraho nabi, ma-exit ka na, huwag ka pakahalin. What if la? Anong buod ko silingon? Be on focus. No? Dapat ang focus na sa pag-serve. No, hindi isa anuman na bagay. So, hambal rin, basahan ko lebat, no? Ihalad ninyo ang inyong mga kaugalingon si subong isa ka buhi nga halad sa Dios, inyong mga kaugalingon. So nga man nga nagsulod ka mo sa pagiging altar night, anong rason? Sige, para sa yes, very good. Ano pa? Eh, paan pa ka mga rason? Basi para yung iba yung rason na para magkaroon ako ng pleasure, para maging sikat ako. Ano ta, right ko? Di ba? Pero hindi man subong sina, kundi ihalad ta ka itong kagalingon sa Diyos. Hindi isa? Pare. Hindi isa? Si Bilimba, kundi sa Diyos. Subot ko si Ningon, ang focus natin sa pag-alagad sa Diyos. Okay? Sa pag-alagad sa iya kag iya nahamutan. Kaya yun yan, ang magandang pag-alagad na nahamutan sa iya sa Diyos. No, ba sinahamutan lang sa tao? Malter, next ko pala, kaya muli yung kundito ko yan sa altar na nag-servisyo. Ba ko namin, hindi sikat-sikat ako, no? Pero may kayo makita sa kuma, no? Agaw, attraction ako yan, magkakulang altar night. Basta mo na ito, ngayon ako ng kuman.
No, hindi dapat sumbong siya. Hindi dapat si, si God ang makita. Hindi niya kita. Okay man makita kita, pero ang pinaka, the best in the realm, parang mudumunta yan, nag-serve kita sa kay Lord. No, hindi sa akin kaugalingon. Hindi sa mga tao, kundi kay Lord, hindi niya mapagi lang sa mga tao. Okay? Amo ini ang matuod na pagsimba. Kahit nilahimo at tagalawin na, ang genuine na pagsimba nato, makita sa direk. No? Amo ini ang matuod na pagsimba. Na dapat ninyo ihalad, hindi kamo magsunod sa mga pagginawi isang mga tao sa sininyang kalibutan. Okay? Dimension na, nag-iinan din ang pagkita ako ng pasada. So dapat hindi kita magsunod sa pagginawi isang tao sa sininyang kalibutan. Ano ang pagginawi isang tao sa sininyang kalibutan? Yan. Kaya rayan na nagsunod sa simbahan, agod nga magpadayaw-dayaw. No? Agod yan nga pasika. No? Agod yan nga ang balon nga holy siya. No? Kay nag-access sa simbahan. So taling tila ngayon ang atong pagiging altar night, so pagiging holy ng puso natin, makita lamang outside. So dapat inside. No? Para sa atong gidyan, sa kanyang puso natin. Kaya nga man, ang atong Diyos, huwag niya labot kung ano kailangan gwapo. No? Huwag niya siya labot kung ano kataas. Ang Diyos nato niya, huwag niya nagatulong kung anong imo outward appearance. Ano ang tinatulog sa Diyos naton? Sa unang Samuel, sa 16 versikulo 7, amoy ni atin na mabasa naman rin. Pero ang tinuon ng siling sa iya, hindi ang iya kataas o kung kagwapo ang imo tanawon. Insitway ko siya, kaya ang akong pagtanaw, hindi pariyo sa pagtanaw sa tao. Ang tao nagatulog sa gwa na dalway, pero ako nagatulog sa tagipusoon. So ang Diyos niya, kung nagatulog sa aton, not outward appearance. Hindi niya sa aton panggwa na dalway. Base sa aton, iba sa aton na gusto magsulod sa altar night, pero ikalain sa aton itsura, base hindi ko na pwede. No. Ang Diyos hindi maglantaw yan sa outward appearance. Diri siya yung galantaw sa heart. May isa ka istorya sa santo na si St. John Mary Jenny. Kilala niya na eh? Before siya naging pare, struggle siya. Discriminated siya or hindi siya kapasod doon sa seminaryo. Kaya, mahina ang iyang utok. Hindi siya kapasad-pasad niya sa exam. Pero ang dedication niya, no? Pero ang iyang perseverance, ara, nagpadayon siya. Nakita niya sa tagdumalahan sa seminaryo, ang mutungan na baton siya, kaya naging pare siya, naging saint pa siya sa mga pare, patron saint sa mga kaparian natin. Bilang altar server, na nakikita ko man sa inyo, ining ginabasa natin sa bunga, ito ganyan niyo kaugalingon, bukos ni kaugalingon sa pag-alagad sa Diyos. Nagalakon ko sa pilakad, lang ako nagapungko, diri, sa pilakad daw may desire o may handom nga magsuloy diya sa pagkabari. Ha? Mamba si, Brad, eh Brad, paano yan akong girlfriend? Ito, gyan mo na si Ginoo, Ginoo na yung bala. Ha? Di ba? Okay? Hindi ka magsunod sa mga pagginawi sa mga tao sa kalibutan, kundi ito gyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Diyos. So ito gyan ang kaugalingon sa Diyos. Para programar ko sa inyong kagiina, kung may abrakit tayong mga bagay ang ginapanundog outside sa pagservisyo natin, hindi na natin pagdaroon pa. No? Dapat ma-serve kita yan kay Lord sa sulod sa simbahan, bukos na tagipusoon, bukos na huna-huna. No? So, amo na brang hambal nga, love God above all. Mind, soul, heart, and spirit. No? Dapat bukos kita. Ang pagpalangga ka sa Diyos, ang pagservisyo ka sa iya. Wala na kitang hawiran pa kung ma-serve kita bilang altar knights. Okay? Paagi sa aking sinindre, kundi ito ganin yung inyong ogalingon sa Diyos, agod nga iya ka mo baguhon. Nga man, di-emphasize si San Pablo, nga iya ka mo baguhon. Nga man, sinindre sa inyo ang perfect to how? Sinindre sa inyo ang honest lang, bayo kumot? Sinindre sa inyo ang parasabang sa minikanan? Hindi ka mamakuya. O, oh, mapayaw ako. Maraw po kita. Palasabat sa ginikanan. Sino din sa inyo ang kung hindi mahatag ang iya gusto sa iya ginikanan, gamangit?
Sino dito sining kasunggod sa inyong nanay, tatay? Kung may mga butang ka mo nga hindi mahatag sa inyo. Kasunggod. Tagpudan. Kung sugugan ka mo, sino dito makain? No? Inang gubak ka nila itsura na yun? Sugugan pa lang? Hindi pala? Na, pamatian ta. Siling dire. Itong diyan ninyo ang inyong kagalingon sa Diyos. Agod nga iya kamo baguhon. Anong baguhon sa aton? Yes, ang attitude. Ang aton yung mga batasan. Mabago lang din, ina, kung isurrender tayo na sa Diyos. Pero as long as ginakaptan tayo ng kabatasan, hindi kini mabago. Mabago rin, itong diyan. Itong diyan mo. Ayaw na yung pag, hindi na yung pagpasugdi pa na kaptan mo ba ina? Kaya nga man, hindi kina madulat sa imo. As long as you hold that attitude will remain sa imo mismo. Hindi na magkapti pa. No, ito, ganyan sa ginoo ko, maserve kita. Okay? Paagi sa bukos ng pagbaylo sa inyo panghuna-una. Nga mga panghuna-una, di ba lang kinahambal ko? Ari kita din, maserve kita, pero nga itong panghuna-una, gano'n pa, isang liin, no? Physically present, mentally absent. No, basi mo kaysa, mabalang kita nga, oh, exit ka na dapat, nga manari ka pati. No? Be on focus. No? Dapat naman ang himuon naton. Dayon, nahimuloan ninyo ang kabubuton sa Diyos. Kung ano ang maayo, ang iyan ang hotan, kaghimpit. So, kung himuon tagalini, eh, para mabalaan na kung anong will kabubuton sa Diyos sa aton, base mo yung pare kita sa dalakaan, no, no, kamo na, base mo yung pare ka mo, dapat, buyan ka na ang dapat atong buyan. Itugyan ka na ang dapat atong itugyan. Ang atong bukos ng kaugalingon sa Diyos sa pag-alagan. Okay? Next. Ligawan, ang anuman nasahi isang bisyo. Anong bisyo, Brad? Inom? Tubig? Ah, eh, sigarilyo. Ano ba? Ano ba? Oh, pamabayi. Drugs. Ano ba? Oh, drugs is yabu. Okay, ano ba? Ano ba ang klase sa mga bisyo? Sino nyo sa inyo ang gatong ets? Bayabi ka mat? Hindi ka mag... Hindi ka biyaw yan, magandaw. Bayabi ka mat? Ato may nagatong ets, upod kita. Okay, sino ba? Oh, gapusoy. Oh, partanay? Okay. Bisyo. Inang, isang, ang bisyo na ginatawag, inang, parang tatwa ito, ginamba niyo ina. Shabu, or anong, or drugs, sigarilyo, inom sang alak, na pasubra-subra. Actually, wala, man simula, ano mag-inom ka sang alak, kung moderate. O mula ganyan, may prescription with permi sa commercial na talano, drink moderately. Pero ibang, drink moderate so sa kanal. Di ba? So dapat moderate lang, hindi kayo moderate so ka lang. Pero, naton, likawan ang anuman nga sahig sa bisyo. Kung ang ginahimo naton nga pag nga mga bagay, example labi, nga tungits ka, tapos ginaulipon ka na sa pang-tungits mo, hindi ka nakaubra ng homework, hindi ka nakaborisin mo ginagana, no? Hindi ka na, hindi mo na maubra ang ulubrahan mo sa altar, no? Dapat muna na, dapat maging aware ka ng sina, no? Dapat aware na kita sina nga, likawan, ina, nga aman. Ang Biblia mismo, matahatong may kinasiling sa aton regarding sini. Suno kay Sirak, kung lang ito na, kung basahon na itong siling ni Sirak, 15-13. Ang Ginoo, nagakangilad, sa bisan ano, nga sahi isang bisyo. Ano ko no? Ano ang nagakangilad? Talong-talong, mga bibrat, nga tinaga. Buot si Tingon bala, gusto niya hindi isuka, ina, no? Hindi na siya gusto yan. Nakalainan, ginasaya. Sa anuman nasahi isang bisyo, bisan ano pa na, no exemption, okay? No exemption. Wala sin bisan anuman nga dapat nga i-exempt sa bisyo nila. Kaya nga man, silindre, kung altar server kita, ng altar mess kita, ang himuon nato, namunyo, kung nagatawag ka sa Ginoo, hindi kasi ni makahigugma. Untatin na ng tongits mo, pusoy mo, no? Ang drugs, no? Ano pag-idra nga sa isang bisyo, untatin
na ina. Okay nga man, ang Ginoo hindi sina gusto. And kung matuod na nagatahod kita sa Ginoo, hindi na ito pagigugmao nina. But silingon, anong pagigugmao? Inang bakay pala nga kinakuha mo gito, gusto mo gito. So, muna, hindi mo na dapat mag-gusto ko pa. Ligawan tayo na. Anong ligaw? Prosine. Ano pa alam ka? Nico. Ikaw, bro? Richard? Charles. Oh, Richard Gomez. Charles? Darwin? Okay. Si Charles at si Nico. Saan pa labi si Nico? Yan. Yeah. Ginagad niya si Charles. Charles, makusunita to kay base kaluyan pa. Madaw kita ako. Gintay, tara si Charles. Si Charles man. Oh, sige ah. Pwede man, kagwas man ta siguro man, sir. No? Namo na. Anong himuon ni Charles? Dapat, hindi, dapat hamalo niya, ni? Di ba lang, bal to ni bra, ligawan ta ang mga sa isang bisyo. Kung magiging ganyat mo ko. Dapat namo na, ligawan. Kabalo ka ta magbalibad, no? Kung ano man ang pagbutang sa aton, sinang atimtasyon. Balibaran na to, ligawan na to. Kung arin niya itong edge, ligagi. Di ba lang? Hindi kay arin niya itong edge. Dito lang po ah, ato itong edge. No, di ba lang? So, hindi naman ako namin. Next. Alagaran ang ginikanan. Wow. Brad, alternates ko yun. Tingnan ba ng ginikanan? Kuya nga ako ng alagaran. Tandaan ta, kambali sa Pablo. Pamatayan niyo si Mayo, ha? Kung matutuot kita ng alagad sa Diyos, kag nagaservisyo kita sa iya, dapat natin parang dumon kag balik-balikon ini. Unang Timoteo 5:8. Pero kung mayara nga wala nagatatap sa iya mga himata, ilabinagid sa mga katapok sa iya na ugalingon nga panimalay, nagapanginwala sa pagtuo kag labi masyak kalaot sang sadi tumuluo. Anong magamag natin tumuluo? Kung katoliko ka, ang di tumuluo, hindi katoliko eh. No? Or wala na to sa Diyos. Okay? Sinindiri, ang tao na wala natatap sa itinikanan, ano ko no? Ano nga baldiri? Mas malaot pa siya sang sa mga wala na kilala sa Diyos. So, kung ang taon nyo, kabalo ka mo kung ano ng atheist? Wala yes. Wala sila kapati sa Diyos. So, ang taon ko lang ilalifestyle. Puro lang sila science, science, science. No? Wala mong ugambal na tanan ngayon, miss malain. Pero, kung ng taon na dire, mas prone sila sa pagpakasala kay wala sila gat pati sa Diyos. Di ba? Hindi naman na kinanglan niya nga balon ka ni Satanas nga tingkaroon ko ni Mithias. Kaya nga man, ito ay nagpati sa Diyos mo. Kabayaan niya na lang yan, kabay magpati sa existence ng Diyos. Kung ng taon na ito mga utol, dapat katong talupang dun man kung ano ang pagkinahanglan sa ating mga ginikanan. Kaya man, alagaran taman sila. Sunod mismo din, no? Sunod din sa sira. Tres. Dose to to tres, eh. Anak ko, tatapa ang imo amay sa iyang katigalongon. Ano magambal ka tatatapon? Yes, ati pa nun. Alagaran ta sila. Hindi ko ba, anta sila. Hindi ko muna sunod kita sa simbahan, maserve kita as altar night. Pwede dumol lang kita. Nga man, magkot ko sa inyo kandina, sino ang nag-reklamo, nag-pangakig, nag-sumbol si ginikanan. Tungod, upo din na sa ating topic. Kailangan na natin alagawan na ating yung ginikanan. Intindi, yun, tangan sila. Sa pagpalayon. Kahit hindi siya magpautasa, samtang siya nag-anabuhi. Sino din ang may tatay na nag-aitan 50 pataas? 50 pataas. Parang dumuntagin. Blessed na katama ang may tatay na naka-edad sa 50 pataas. Nga man, ako magulang napatay sa edad ng 31. Ako mo ng 31 naman ko. So hindi na ito mapakta ng kabuhi ta. No? Even ang kabuhi sa ating nga mga ginikanan. So hindi na ito mapakta. So kung parang dumuntagin, ano ang mga bagay na dapat tuhimuhon sa akong ginikanan? Wala mas yung forever na tao sa sinong kalimutan. No? Parang kita maagig sa kamatayon. So, are we prepared sa matabo? No? So, kung napautas ko sa akong nga iloy, sa akong nga amay, preparado ko lang ako in kaso na magbibas na. Na, tatapong tagin sila, kagin sila pagpuksan, pinamitan. Bisa, nawala na siya sa iyang gusto nga pangunauna. Anong wala na siya sa iyang gusto pangunauna?
hindi bala, yes, magtigula na siya, kulyano na siya. Iban, nakikita ko, kung nasagatan mo ako maglantaw, ng ilang inikanan na kulyano, babayan, iban gani, ginasipa, no? Ginasingit-singitan na lang. No? Wala na sing care, wala na nila ginaalagaran ilang inikanan. Sa may country, na once na tingulang ng imong ginikanan, may ginahatag, ginabutan na nila sa home for the aged. So, ignore na nila na sila kabuhi. Pero kung isipon ta sa atong bino, magbanta natin na yan, ha? Kaya natin na yan, pabayaan natin ginikanan. No? Grabe naman sa atong niya ka wala kurason, no? Wala kayo pusoon. Nga, ang atong na iloy, na busong sa aton, no? Siyang kabulan sa sulod sa taguangkan, ginhalungan kita para magwa kita. Ang aton amay, nagbaka-baka para nga matagaan kita sa aton nga pinanglanon. Pero, anong ginumprata? Sabat-sabaton ta lang sila, no? Sabat-sabaton ta sila, tapos, ginasagin ta lang sila ka-insulto, tapos to isusig o pa kita nga maghambal sa aton mga ginikanan. Pero hindi dapat suhong siya natin himuon. Kundi nga, bisan nga wala na siya sa iyaw sa tumapangunahuna, no, kamalya, huligan mo siya kag hindi siya pagkamaya. No? Hindi siya pagkamayon, hindi siya pagbuyayawon, hindi siya pagpakalubuon. Diba nabi nga mga kabataan, mabalo nila ginikanan, na ano man nabi ni mo tayo kay Wiki mo lang tapos sa pagsigila na ba, pati kami na-suffer. No? Na ano naman imo na, yung imo yung kinubrabi sa muna, sagi ka lang to, abi ka, ngayon, no? Kahampag ko, tapos wag ka lang, tapos yung pag-iskila lang, tawa karon kay wala kami amon sin ngayon ng edukasyon. Hindi e, natin pagpasulong natong ginikanan. Kung mahiwa palang makabuling dito sa ila, buligan ka na lang sila. No? Hamada, buligan mo siya. Hindi yan pagkamayon. Samtang mabakod, kag maayo ang imo lawas. Samtang mabakod, kag maayo ang imo lawas. Naman, tungod kay binapreparar kita sa realidad sa pila ka adlaw ang aton man mismo nga malawas malapot man sa state society nga matigulang man kita malapot man sa estado nga unsa diin sa pila ka adlaw maluya man aton tuhod mapungko na lang kita mapanabi ko may makabataan kita sa pila ka adlaw tapos sa aton ginimo sa aton ginikanan hindi man manami tapos ibalik sa aton. Anong ba tsagunta? Di ba lang? So dapat, maghambal ba sa kanta nga huwag mong gawin sa iyo, ayaw mong gawin. Huwag mong gawin sa iba, ayaw mong gawin sa iyo. So dapat ako na himunta. Hindi kita yung mag-ubra sa bagay. Hindi kita gusto nga, mag-ubraon sa ato. In return, no? Nga mabalik sa ato sa bilatan daw. Next. Gamiton si maayo ang mga bugay halin sa Ginoo. Ari na, Brad! Ano nang bugay halin sa Ginoo? Niyara ko si Nayan. Niyara ko si Nayan. Natawang tabi. Si Madre ang nagka-edad 15, pataas. The rest, 13, 14. Pinakanubong edad, 10. Okay. Gamiton si Maayo ang mga bugay halin sa Ginoo. Sino dere sa inyo ang mayara na desire sa pilakadla masulod sa seminaryo? Yan. Sino? Sino ang gusto mong pare? Bisa minubya ka, ngayaw ka lang kung may gusto ka lang. May ara kaya kilala. Mas ang una, may nubya man siya, pero nagpare, galing subong, patay na to. Malala to mga pare. No? Napatay na during pandemic. Pero, siya, ang yamang God, kag iyang friend magin, tatlo sila, nagsunod na lang sa seminaryo, kag nagpare, git. Kung lang taon natin, gamitin natin dapat si Maayo ang bugahan si Gino. Kung ibugayan kita sang desire, gamitin tayo na. Karong kung ibugayan naman kita sang intellect, papaan natin magamit ang atong intellect? Oro natin na kaalam. Gamiton naman sing maayo. Iban sa aton, kitagaan sing bugay, sing kaalam, wala ginagamit sing maayo.
kundi gina tunto ang ibang nga tao. Or may araan nga, kung sabihin, naghahambal sa ito nga, ang iba niya, ang iba niya nagpamangkot, wala niya nagpamangkot kung hindi gusto makabalo. Ang iba nagpamangkot, gusto lang nila tilawan or insulto ko nang naghahambal sa ito nga. Nga man, basa ko na ito. Sira, 3:22-23. Ati panalang ang mga bagay na kinahatag sa iyo. No? Gamita sing maayo ang mga bugay nga rin sa ginungkot sa iyo. Ati panalang ang mga bagay na kinahatag sa ito. Hindi pagpalingbi ang mga butang na gintago sa Diyos, sa Ginoo, sa imo. May aray ang nagpamangkot nga, brad. Sa wala pa dito, gahan sa Diyos ang kalibutan, din ang Diyos. Hindi mo na naiyay obligasyon. Nga man, ang Diyos ang nagtugas sa ato, nga pamangkotun, nga ato mamangkot ka pa, yakong din ang Diyos. Nagtugas sa gani, pamangkotun mo ko din sa. No? Hindi pagpasilabti ang mga bagay na hindi bumasarangan. Sa pagita, may gift na kita, kang gift na mula nini. Pasalap, tanta pa nga bagay na hindi natin intindihan. May araw ko pinakita na isa ka preacher, sikat nga preacher sa ibang nga pagtuluhan, isang mga katuloy ko na ganyan na gani, tungkol sa pagkamalimbungon niya. Ano malimbungon? Yan ang disipul niya lang ang panghamdal. Sili niya, kung magtulo sabi, malya, Tagalog gabi, hamalya, kahit Hebraico, Griego, pinakikialaman ko, Biblia ang buong silimon niya mula. So buong silimon, hindi mo na masalanan, hindi mo pali, hindi na yan pagkasalapte. Ang ara sa aton, amulan aton na dapat natong gamiton si Baanyo. No? Gamiton talang, kung gintagaan kita si Bugay, na amulan din na, gamiton na si Baanyo. Di ba lang, bago ka gina, si Sintian Mary Diane, mahina sa utok. Pero nga managpare siya, nga managsanto siya. Tungod din gamit niya si maayo ang bugay na yara sa iya. Be content of what we have. No? Be content kita ka nanungara sa ato. Siling pagkita ang gintulo sa imo labaw na sa masarangan sa tawahan ng Pahinuino. So dapat magamit tagi ka sa gusto ng bayo ang mga bugay na kinatag sa Ginoo sa ato. Kung ibugayan kita sa pagservisyo sa Ginoo, paagi sa pagsulod sa pagiging altar nights, gamiton tayo ni. No? Amen? Gamiton tayo ni. Next. Anto sa ang mga pagtilaw na nag-aabot sa imo. Ay na. Anto sa. Mamangkot ko ha, kag-anis nga pagsabat ninyo. Sino tiri ang nagsulod sa altar night na gusto niya gid? Gusto niya gid? Sino nila ang nagsulod na gusto lang sa kinikanan niya? Gusto niya eh? Sigurado ka mo? Matiyan niyo ini. Ang hambal mismo sa Sirat 2:1. Anak ko, kung ikaw magahandog sa pag-alagad sa Ginoo, ihanda ang imo kaugalingon sa pagtilaw. Ano daw? Ihanda ang imo kaugalingon sa pagtilaw. Amo ini nga rason nga aman nga ginag-obserbahan pa ka mo. Kaya man, kinanglan pa ihanda ang kaugalingon sa pagtilaw agad magservisyo kita si Ginoo. No? Kabalo ka mo kanong pagtilaw? Yes, pagsubok. Hindi niya pagsubok niya pakialan. Trials, no? Pagtilaw, ano pang ibang na term si Tignay nun sa pagkilaw? Basta trials, no? Trials? And, ano pa? Unang taon na ito, kinanglan tagid man i-prepare, no? Ang aton tagsa-tag sa kakagalingon sa pagtilaw. Ano yung mga pagtilaw? Amoy ni, tandaan aton sa pilakadlaw, may mabatian kita, no? Ilabinagin sa inyo na nag-serve sa altar. Altar sugar naman. Pinaaram mo ka na iyaw. No? Altar sugar ka. Pero nga aman nga para bato ko kasi yung ginikanan. Anong punto ko dire? Kung wala tayo nga ginahimo, buot silingon, amon anong pagtilaw sa aton? Kung sa una amon kita sinang, ang ginabalik nila sa aton, amon anong pagtilaw natin? No? At usun tayo na. Dako si mga
Sakit sa imong balat dragon, magpasipala. Ano pasipala? Ang balok mo ng pasipala? Kagi na kamo kahambal nga nibuyayaw ka mo, kambal ka musto, nibuyayaw ka mo. Amoy na, kahambal kami sa ito nga, buyayaw mo ka, pasipalahan ka sa ibang na tao. Okay, basahon na ito. Ang hambal mismo diri sa 1 Pedro 4:12-16. Mga hinigugma ko, hindi ka magkatingala sa mga pait na pagtilaw ng inyong ginatos. Anong papait? Siyempre, yung matamis, no? Bitter. Mabait. So, kung sila naman, mabudlay, no? Grabe niya. Para sa aton, doon kong maragsahon ini. Silindri, subong ato itong maragsahon, ngayon tabo ini para sa inyo. Sa baylo, magkalipay kamo. Oh, Brad, pagtilaw na ina, trials na ina, naman malipay pa kami. No? Doon sa buwang-buwang, na pagpuminsan. Pero siya, Brad, wala na kami bugas, makadlaw pa ko. Di ba, pagtilaw? Pero, ang balyaw, mga hinimimog na po, hindi ka magkatingala sa mapain yung mapagtilaw sa inyong ginanto. So, kung nalang tumalag sa akin, hindi tawag para sa inyo. Sa baylo, magkalipay mo. Hindi, kadlaw-kadlaw, ano ito, magkalipay bugas. Di ba lang? Kadlaw-kadlaw na kita. No? Wala mo lang, tawanan mo ang iyong problema. Di ba lang? No, tatawin na yung problema, kayo mapagtilaw na. Inako na kasi ang bisyo ka sa matuturon sa Diyos. Okay? Kay nagapakiambit ka mo sa mga pag-antos ni Kristo, amo ni ganyan rason. Nga man din ang magkalipay kita sa mga pag-antos, tungon nagapakiambit kita sa mga pag-antos ni Kristo. Kung kulang taon natin, si Kristo nag-antos sa mga pasipala. Gintuplahan siya, ginyaguta, ginbakol. Pag-antos siya na. Iban sa aton, sa pilang ang labas, kung masakit kita sing grabe, no? Tandaan ka lang, naserve kita toon sa altar, mga kita, Lord, naserve mo ko si mo, bilang altar nights, nice, kaman mo yung masakit pa kung ang winning. Anto sa kagkalipan, Lord, salamat, umot kay ginaparamayin mo ko na dapat magpadayo ako sa mga ayo ko kung hindi mo. Okay, aman? Kung sa pagpadayo natin sa magbasa sa inyo, agot na mapuno ka mo si kalipay kung ang ihimaya ipahayag. Silindri, bulahan ka mo kung ginapakahuyan ka mo. Ginapakahuyan? No? Bilang mga altar night sa talakadla, pakahuyan din mga kamya. Pero dapat, hindi ka mo yung magpakasubo, hindi ka mo pangakig. No? Pwede ka dalawin na lang. No? Hindi mo lang? Tungod kay, ginapakahuyan ka mo, kay mga sumunod ka mo ni Kristo. Ini, nagkakahulugan nga ang mahimaya akong Espiritu, ang Espiritu sa Diyos, ngayara sa inyo. Wala si isa sa inyo na dapat mag-antos tungod kay, ano naman? Dapat hindi ka mag-antos tungod sa kamuling rason. Tungod kay, isa siya ka manungpatay, o kon makawa, o kon kriminal, o kon nagapahilapot, marites, sa bulahaton sa iba. Di ba? Hindi kita yung mag-antos tungod kay, makawa kita, no? Manungpatay kita, kriminal kita, o kung marites kita. No? Iba nabi, hindi ko servisyon mo yung sa tinuong, kailang alternize, naman nabi nga, ginsakit pa ko nila. Kaya galing niya, ginsismis mo yung muya, ginmarites mo yung muya ng utod. No? Ibang isip ka tao. May rason man galing. Ang mga galing, dapat hindi kita mag-antos tungod sininga mga bagay. Sa pagpatayon, pero, kung nag-antos ka mo tungod kay Kristiano ka mo, buti naman ang suffering, ang pag-antos, but sa pagiging Kristiyano. Hindi ka maging matutuon ng Kristiyano without suffering. Nga man, hindi man niya, hindi man managamal ang Ginoo nga para maluwas mo ka lang, agi kaya sa tapang ng nadalan. No? Ang mga basing Ginoo, ya, taga-taga-tama, siling mismo sa ating Ginoong Jesucristo, sa Mateo 7:13, tuktok sa 14, siling yung dari, tama niya kaklaro, siling niya, sulod ka mo sa puerta na makitid, kaya masangkad ang puerta, kag mahapos ang dalan pagkadto sa kalaglagan, kag madamo ang nag-aagi sini. Ano ang mas mahapos? Kumakutunta ka mo. Magpakasala o kung ano pugong sa paghimos ng sala? O, di ba? Di ba, mas mahapos ang pugong. Mas mahapos, makadus mo ka o kung hindi ka makadus mo. Pero ako sinabi, gagi ka sa dalan, hindi mo kabisado. Di ba, pero may lang may masabi, hindi masanggan ka. Mas mahapos ang nagpadulong sa kalaglagan. Kung siningon,
Mabudlay lang ang nakatulto sa kalagyan pa kato sa kaluwasan. Ang managaling nga dapat antos kita. Antos o naton. Hindi tayo paghimuon nga nag-serve na ako sa altar, mapalangit na ako. No. Ang pag-serve naton bilang altar night, yung why na rin ang kakulugan na immediately, mapalangit ka na. Kaya ang realidad mga utod, may arang impyerno na padulungan ng tao isang deservisyo pa sa sige mo. Pakitaan ta mo. Mateo 7:21-23. Hindi ang tanan na nagatawag sa akong Ginoo, Ginoo ba kasulod sa ganirian sang langit, kundi ang nagatuman labang sa kabubuton sa kapang kamay niyara sa langit. Kung mag-abot dyan itong adlaw, madamo ang magatawag sa akong Ginoo, Ginoo, sa imong ala nagwali kami, sa imong ala nagtabi kami sa mga yawa, naghimo kami sa madamo kaming milagro. Dahil magkasiling ako sa ina, wala akong makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon, kamo nga nagabuhat si Malaon. Na, isang altar server ka na, kung hindi ka seryoso sa imong pagiging altar server, useless ka po na. Ha? Kung hindi ka seryoso sa pagiging altar server mo, wala niya akong simpulos. Di ba? So dapat, seryosohon mo yan. Kung mag-altar server ka, seryosohon mo na para niya sa Ginoo akong ginahimo, hindi ni para sa aton. No? Kahit sa pilakad daw, may reward niya yung Ginoo sa aton. Kung maminatutong kita sa aton na kaugalingon, reward lang kita niya. Anong reward niya? Ang kabuhi na wala siyang katapusan. O, patayulong pa rin natin, hindi ka mo magkahuya sini, kundi magpasalamat ka mo sa Diyos na inyo ginadala ang ngalan ni Kristo. Para ito ang magbalak kina. O, wala kami bugas doon. Salamat. Wala kami bugas. Ano na? No? Di wala? Dapat ako na, salamat din sa mga pagtilaw. Kung sa tingin madumduman, takan din ako. Kaya naman ang pagtilaw, maraming ka-remind sa ito na makayo kita yung bulig siya. Nga ma-rely kita sa Diyos na ito nga makatagaong sa tanan. Hindi kita mag-rely sa ito kaugalingon lamang. Sunod. Ha. Pinaka last part. Anong last part? Paano mo ginadaya kung Ginoo? Sige ba? Pagi sa pag-serve. Tama. Pagsimba. Pagtuo. Okay, tama. Ginadaya lamang ang Ginoo. Sina? Siling magis mo sa salmo? Isang... Kung nataon natin din ako sa salmo, 103:1-3, dayawa ang Ginoo o kalag ko. O, tingamang kalag ang madayaw sa Ginoo. Dayawa ang yabalaan ng ngalan. Pamangkot. Sino din ang nagagamit sa OMG expression? Oh my God! Sino nagagamit sa expression? Pagdayaw wala na sa Diyos? So, dapat kami. Di ba, anong ikalaw na sugo? Altar nights, ano yung kagawang sugo? Sa Ten Commandments, ano yung kagawang sugo? Na, in, ano to? Ibang pilat yung bro? Ano yung kagawang sugo? Okay, tama. Hindi mo pag gamiton ang ngalan sang Diyos sa walay kamuslanan. So dapat dayawang ta siya, no? Dayawang yabalaan ng ngalan sa bugos ko ng tagipusuot. Kaya man, sa Marcos, ibang ilo sa isan Marcos, mabasa natin dire, nga ang nagagawa sa tao, amo ang nagahilin siya tagipusuot. Inang mga pagpamuyayaw, inang mga expression-expression nga abin natin, okay lang, halin na sa tagipusuot. So dapat dayawang ng Ginoo sa bugos natin ng tagipusuot. No? Hindi ito siya pag langulanguhon. Nang base pala nag-serve kita sa altar, kaya kinag-lock ta ito sa tungasang kahuluya na. Kahuluya na ito. Tandaan nyo lang, kaserve ka mo yan diya sa para sa makagalingon na pressure. Kaserve kita yan para sa Ginoo. Ako yung dayawo ng Diyos. May mga tao na nag-observe sa ito. Tandaan nyo eh. Yung mga tao na nag-observe sa ito na nag-serve, na binigay na sa altar. Observahan ka na yan. Na, no manong klase ang perfect ang liman. Naman, hindi sila seryoso, kakinagdaw sila yan. No? Historia sila, kasi sila sanay sila sa patang nag-humili ang pare. Hindi na nila maobliga, kaila kaumili mo ang obligasyon. Pagdayaw ba lang na sa Ginoong ginobra? Hindi. Ang pagdayaw sa Ginoo, dapat ginaobligar na ang obligasyon para sa Diyos. No? Dayawa, Ginoo, kalag ko, kanilip, pagkalinti, kung daw ano ang iya, kaayo. So, hindi tapagkalintan.
sa tiyon nga ganitin, tar kita, nga maghimo kita sa hindi manami, hindi maayo, parang dumunta lang ang Ginoo, may ginihimo sa atin yung maayo. Okay? Ginapatawad niya ang tanan ko ng mga sala, kag ginaayo niya ang tanan ko ng mga balatihan. Namo to ginan, tatay na sa video, bala. Wala sing gimbilin, yung tanan yung patawad dito sa Diyos sa atin. Palangga katatas tanan sa Ginoo, sa Diyos na atin, kani palangga on tanan siya. Palangga man kita sa atin ginaganan, bilang mga alternates, palangga on tanan sila. Okay? Alagaran tayo ang Ginoo sa atin yung masarangan. No? Maging seryoso kita sa atin na pag-alagad siya. So kapay bang pakamayuhon kita sa Ginoo sa Diyos ang tanan nga kadayawan kag pagpasalamat. Palangpakan natin ang mga Diyos.